Hi mga kragrag, welcome back to my vlog. Isang often fake buka-bukaan na menopausal destruction look sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na nga ang mga latest ganap ngayon sa katatapos lang ng Miss Putri Indonesia 2022. Nanood ako kapo ng live nila ha. Of course, bibigyan natin ng review kung ano yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa Miss Putri Indonesia 2022. Walang halong bias na reaction video to. So ito na, mauna tayo sa stage. Ang masasabi ko sa stage, maganda yung stage nila. Upgrade version siya ng stage ng Miss Universe Philippines 2022. May pahagdang talaga sila. Ang ganda ng ano ba, yung sa pagilid na pahagdang, parang ano stage ng Miss Universe 2021. Di ba? So, wala nang paligiligwi pa, kuman agad period. Punta ako doon sa opening dress trend. Yung sa opening dress nila na 1, 2, 3, pack up. Tapos yung posing, another candidate naman, 1, 2, 3, pack up. Ganon. Yung sa opening dress nila is, ano siya, downgrade version siya. Na ano, pa-opening dress ng Miss Universe 2020. Yung sa Sherry Hill ba yun? Ganon. Kuman, period. So doon tayo sa evening gown. Nung nakita ko yung mga evening gown na mga kandidata, mga karag-karag, kasi sa live kasi halos pare-pareha yung kulay. Parang maano siya, ang langaw o nang gising na yung mga langaw. Parang nag-color coding sila. Kasi nung sa live nakita ko, parang sunod yung mga brown, tapos ibang kulay naman, nagsunod-sunod rin, tapos yung makulo, ayun ano ba, yung mga may pula, ano ba yun, yung mga kulay. Kasi sa live kasi, ano, kung bakit pare-pareha yung mga kulay ng gown nila? Parang nag-color coding sila mga karag-karag, period. So punta doon naman sa anon, suot na kibiya ba yun? Kibiya, kabaya. Ano, paano ba i-pronounce? Ni Harnas. Maganda yung ano, makeup ni Harnas dito ha. Gusto ko yung hairstyle ni Harnas sa kanyang ano, appearance sa final ng Miss Putri Indonesia. Hindi ko lang ano, nagustuhan yung suot na kibiya ba yun? Ni Harnas kasi masyadong mabigat tingnan sa kanya. Ang kapal tingnan sa katawan ni Harnas, yung kibiya. Pero maganda yung kulay, hindi balot na balot kasi masyado si Harnas. Parang ang laki niya lalo tingnan sa suot niyang kibiya mga karag-karag. Period. Punta tayo doon sa host, ano masasabi ko. Tapos yung galawan, parang pang NGI ba? Gusto niyang mag-joke pero hindi niya, parang pigil na pigil siya sa kanyang sarili. Diba? Tapos sa, yung sa ano na yata, yung sa final na yata, yun na, oy, napalit siya ng gown. Yun, tirang kay Skorgan. Period. Next, punta tayo doon sa pawings nila. Hindi ko alam kung anong purpose ng pawings nila, mga karag-karag, na alam natin wala silang swimsuit competition, di ba? So, yung ginawa nila is parang opening dress na nilagyan lang ng wings. Useless yung ano, datingan doon, mga karag-karag. Pero, gusto nga nilang ano, pumantay sa naging production siguro ng Miss Universe Philippines na may pawings. So, nag-effort na rin sila na in-apply na rin nila yung pawings. Pero, ano nga ha, yung mga banat nga ng mga ibang netizen na gaya-gaya. So, ito klinaro to ng mga ibang beauty pageant lovers sa taga Milky Way na nauna sila kasi 2016 pa sila may pawings. So, pero maganda yung mga design na pawings ha, iba-iba. Para silang nag, ano ba, nag-model ng mga ibang wings. Ganon. So, eto pa. Punta down tayo sa production nila. So, nag-invite sila ng mga international beauty queen. Ang problema, nagsalita sila hindi English. Paano maintindihan ng mga international queen, like ni Harnas, ni Miss International 2019, saka si first runner-up, Miss Supranational. Hindi man lang translate ng host nila kung ano yung pinagsasabi nila, promise. Lalo na doon sa Q&A. Paano malaman natin na tama yung sagot ng isang kandidata is, ano nga eh, sariling lingwahe nila yung ano ba, sinasabi nila, wala man lang nagta-translate, diba? So paano maintindihan ng mga international guests yung pinagsasabi nila? Kasi nga, diba, hindi sila yung nag-adjust. Hindi sila yung nag-adjust sa mga international guests. Ang international guest nila ang nag-adjust para makaintindi sa ano pinagsasabi nila mga karag-karag. Nahirapan yung utak ko, yung nanood ako kahapon. Gaya sa naginawa nila, no, isang host na nagsasalita, nakakapag-translate ng English ba para kahit magsalita yung isang host ng ano, lingwahe nila, yung language nila, at least may isang host na magta-translate into English gaya sa ano, Miss Eco International, di ba? Arabic tapos biglang English, o di ba?
sana ganun yung ginawa nila para maintindihan ng mga nanonood kung gusto nila maging malawak yung maging dating ng kanilang platform sa mga international, at least sila yung mag-adjust. Kailangan nila maghanap ng isang host na makapag-translate sa English, di ba? Paano naintindihan ni na harness ni na international at saka ni supranational yung mga tanong, yung mga pinagsasabi nila? Siguro may ano, nagta-translate sa gilid nila or mayroon silang binabasa doon sa harap. Ewan ko lang. may top 3 announcement pa sila, which is nagustuhan ko kasi sa top 3 may ano sila, parehong question yata kasi base sa mga sagot ng mga kandidata about sa mistake sa buhay nila, di ba? Yun yung pagkakaintindi ko eh. So yun yung nagustuhan ko kasi doon nila binabase kung sino yung magiging winner sa top 3 nila na question, at doon tayo sa mga top 3 na sagot sa tatlong napili na mga kandidata na nakapasok nga. Yung ano, nanalong Miss Supranational nila na yung mukha is kahawig na younger version siya ng beauty ni Ayu Maulida. Siya yung beat ko rin sana sa corona ng Miss Universe Indonesia, kaso nga naisip ko na kung ito yung manalo, prototype siya ng beauty ni Ayu. So parang hindi yata itong yung maging winner. Kaya yun. So base sa kanyang sagot na kinain siya ng kaba. Kinabahan siya na wala siya sa kanyang ano ba na nagkanga-kanga, bitaw siya. Siguro yun yung dahilan kaya nalaglag siya sa corona ng Miss Putri Indonesia Universe. Tapos yung ano naman, nanalo Miss International na ano, crown sa Indonesia. Yung sagot niya is nagmamadali siya sa kanyang sagot. Para bang period na, tapos na. 1, 2, 3 words, tapos na period. Minamadali niya, which is may igaganda pa naman sana yung sagot niya. So maganda sana yung nanalong Miss International na ilaban nila sa Miss Universe kasi ang ganda rin ng sana ng beauty. Kahit hindi naman ganun kalakas yung wow factor, pero bagay rin siya sa Miss International. Nasayangan lang ako sa naging final niya na sagot kasi minamadali niya, pineryuran period agad. Para bang everything happened for a reason, period. Ganon. So punta tayo doon sa nanalo na trainee ni Atibang sa corona ng Miss Putri Indonesia. Masasabi ko sa kanya, may wow factor ba? Hindi. Wala akong nakikitang wow factor sa beauty niya. Para lang siyang ka-beauty nung nanalong ano nila, pambato nila dati yung sino ba yung siya yung nagsabi na ano ina? Little Isra, yung kahawig niya, Little Isra, nang tinanong niya si Steve Harvey tungkol sa kanyang apo na si Little Isra, na who washed the dishes? Not me, ganun. Sino, nakalimutan ko yung pangalan niya. May paghawig siya sa beauty na yon. Kaya, malakas ba ang laban ngayon ng Miss Putri Indonesia 2022 sa kanilang comeback? Hindi. Wala talaga ako nakikitang wow factor sa beauty niya na hindi ko masasabing kaya niyang makikipagsabayan sa mga beauty na mga Latina. Wala. At para masasabi ko rin sa kanyang communication skills, kahit nakakapagsalita siya ng English, okay yun, pero kailangan niya talaga ng bonggang-bonggang transformation at bonggang-bonggang training pa para kaya niyang pantayan yung mga kalaban niya sa darating na Miss Universe 2022, sa comeback nilang to sa Miss Universe. Yun yung magiging review ko. Overall, sa naging Miss Putri Indonesia 2022, nabuburingan ako mga karagarang promise. Pero kudos sa lahat ng mga kandidata, ha? Lalo na yung nakapasok sa top 3 na talagang sinikap nilang sagutin sa English yung ano, tanong. Doon ako na-impress sa mga kandidata. Yun, kahit hirap sila sa pagsasalita ng English, na mabigyan nila ng ano, bonggang hustisya talaga yung maging sagot nila. Pero in fairness, na itaguyod talaga nila ang laban na yon. Kaya yan ang mga karagarag yung magiging review ko sa naganap na Miss Putri Indonesia 2022, and congratulations sa lahat ng winner. Nako, excited na laban naman to dahil nagbabalik na ang Indonesia sa Miss Universe stage sa Miss Universe 2022. Ano ang masasabi niyo mga karagarag sa naganap na Miss Putri Indonesia 2022? Kung nanood kayo, mag-ingay tayo sa comment section. At ano ang masasabi ninyo sa kanilang mga winners para ilaban sa international stage? That's all for today, and see you in my next vlog. Nandito yung amo ko, kaya mahinhin ang galawan ni Kuragan. Bye-bye, ang mga iring naghilak na po.